Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng PDS Revised 2005 versus ng PDS Revised 2017. Ano nga ba ang mas angkop na gamitin kapag mag-a-apply tayo sa government institution? Ano yung pagkakaiba nila at paano sila fi-fill outan? So, pag-uusapan natin ang lahat ng yan sa video na to. So, if you're interested, just keep on watching. Pag-uusapan nga natin today ang pag-fill out sa CS Form 212 Revised 2017. Sa previous video ko kasi na in-upload is yung ginamit kong CS Form doon is 2005 or Revised 2005, which is hindi na pala siya ginagamit ngayon. Although nung nag-apply ako sa government institution last February 2020 or January 2020 is tinanggap pa rin naman yung PDS na yon. So, ngayon, updated na siya. Kaya, ibibigay ko ulit sa inyo yung mga tips, techniques, and ways kung paano fill outan ang ating PDS. Okay? So, let's begin. Alright, so unang-una, magbibigay muna ako sa inyo ng reminder sa pag-fill out. Unang-una, use block ink or black ballpen only. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung gusto mo ng printed, kailangan ang gagamitin mong ink ay black only. And then kapag naman gusto mo ng handwritten, pwedeng-pwede naman yon, pwede kang gumamit ng black ballpen. Okay? So, number two is do not leave anything unanswered. Put an A or no answer if you don't have an answer. So, wag na wag kang mag-iiwan ng kahit anong blanko. Otherwise, ipapaulit sa'yo yan. Lagyan mo na lang ng NA kung wala kang masasagot. Okay? Then, third reminder is use capital letters at all times. Especially kung printed yung inyong PDS, kailangan nakakapitalize siya. Kasi, mas magandang tingnan. Tsaka, mas pleasing tingnan, and then yun naman talaga yung direction. Next is, it has to be notarized. Now, meron kasing nagtanong sa akin sa previous video ko about dun sa PDS na Revised 2005. Sabi niya kung kailangan pa daw ba or required pa daw bang i-notarize. So, sinabi ko sa kanya na hindi na required kasi walang option dun para magpa-notarize tayo or magpa-notary. Pero, sa PDS Revised 2017, sa pinakadulong page or pang-apat na page, kung back-to-back is pangalawang page sa likod, is merong option para tayo ay magpa-notarize. Ipapakita ko sa inyo sa end ng, malapit sa end ng video, so make sure to stay tuned. And then, last reminder is be honest, huwag na huwag kang maglalagay ng impormasyon na hindi naman tungkol sa'yo or hindi naman talaga totoo. Okay? So, yun. Umpisa na tayo. Ayun nga pala. Ibibigay ko lang sa inyo yung difference between Revised PDS 2000... Ay, sorry sa typo. Difference between PDS Revised 2005 versus PDS Revised 2017. So, unang-una, ang pagkakaiba nila is mas updated ang 2017 kesa sa 2005. So, tingin pa lang natin sa 17 tsaka sa 2005 is outdated talaga yung 2005, diba? So, pangalawang difference is ang ina-accept or ang tinatanggap ngayon sa mga ina-applyan nating position sa gobyerno is yung Revised 2017 na. Now, wala namang problema kung paano mo ito makukuha. Maglalagay ako ng link sa description box down below para makita mo. Or pwede mo siyang i-google na lang. Pwede mo siyang i-download. Naka-format siya sa... Naka-Excel siya. Okay? Then, ito na yung tinatanggap ngayon. Pero, as I've mentioned going back last January, tinanggap pa rin naman yung application ko kahit 2005 yung ginamit ko. Pero, syempre, gamitin nyo na lang yung 2017, okay? Next major difference nila is, yun talaga,
may option para magpa-notary tayo kasi kailangan na. Pero guess what? Isa itong pro tip kasi kapag handwritten ang pagkakasulat mo sa iyong personal data sheet, hindi na kailangan na ipa-notary. Pero syempre dahil magkakamali ka talaga or natural na magkamali kapag mag-fill out ka sa PDS, mas maganda na lang na i-printed mo na lang siya. Tsaka normally 3 pages ang hinihingi nila. So mahabang sulatan 'yon, so mas maganda printed na lang. Okay? So 'yun. Alright, so dito na tayo sa third part kung saan ibibigay ko sa inyo yung complete sample. Putol-putol to siya kasi hindi ko nga mapapakita ng buo. So, yan. Ayan. Ito siya. Halos walang pinagkaiba doon sa Revise 2005. Pero kailangan ko pa rin ipakita sa inyo just to make sure na clear tayo sa part na to. Okay? So, may warning dyan. Sabi, any misrepresentation made in the personal data sheet and the work experience sheet shall cause the filing of administrative or criminal cases or case against the person concerned. So, make sure na tama talaga yung nilalagay mong information sa PDS na to, lalong-lalo na sa work experience sheet. Otherwise, baka filean ka ng administrative or criminal case. So, yun yung lagi kong nire-remind sa inyo na maging honest kayo dahil may background checking po sa gobyerno. So, as you can see, sa upper left side corner, may makikita kang CS Form Number 212 Revised 2017. So, that is the indication na yan yung gagamitin mo, okay? Next is, of course, yung unang-unang gagawin is hihingin yung personal information mo. Like your surname, first name, middle name, and huwag kalilimutan kung meron kayong name extension like junior, senior, the first, the second, the third. Okay? Next is date of birth. Yung format niya is month, day, tsaka year. Citizenship, Filipino. Check nyo na lang kung dual citizen ba kayo. By birth, by naturalization. Kung either of the two kayo, i-indicate nyo kung anong saang country kayo pinanganak. Kung meron kayong dual citizenship, okay? Next naman is place of birth. Oh, sorry, hindi ko nalagyan ng sagot, pero meron talaga dapat yan. Then, civil status, of course, kung single ka, widowed, married, or separated. Lalagay mo rin yung sex mo, kung female ka ba or male. Next is residential address. Ilagay mo yung household, block, lot, number, street, subdivision or village, barangay, city or municipality, then province. Of course, your height in meters. Next. Alright, so hihingin din sa'yo yung blood type, GSIS ID number, pag-ibig ID number, PhilHealth ID number, SSS number, TIN number, or yung nakuha mo sa BIR or tax, ganyan. Agency employee number, and of course, permanent address, zip code, telephone number, mobile number, and email address. So, I suggest na bago ka mag-apply, or especially kung baguhan ka pa lang sa pag-a-apply, lakarin mo na yung mga ganitong IDs like yung PhilHealth, Pag-ibig, tsaka SSS. Sorry din sa sagot dito sa pag-ibig ID number, hindi talaga ganyan yung format, pero sample lang naman talaga to. So yun, i-base nyo na lang sa magiging pag-ibig ID number nyo. Next is, yung makikita nyo, meron tayong permanent address, meron ding home address. So pwedeng iisa lang yung address nyo or pwedeng dalawa, especially kung meron kayong probinsya. Yun, then wag na wag kalilimutan yung email address and then mobile number. Next. Alright, so pangalawang column natin, pero first page pa rin to. Family background naman. Kung unang-unang tatanong dito, spouse, surname, first name, middle name, occupation, employer or business, business address, telephone number, and of course, kung yung spouse mo ay merong name extension like junior or senior, lagyan mo na lang.
So, in my case, wala pa naman akong ganyan. So, lagay ko lang NA. Name of children, write full name and list all. So, kung may anak ka na, ilagay mo lang dyan, kompleto, lahat ng pangalan nila. Including yung date birth or date of birth. Yung format pa rin is month, date, and year. And then, number 24, you have to provide your father's surname, first name, and middle name. Of course, kung meron siyang extension, huwag mo rin kalilimutan. Ilagay mo rin yung date of birth sa right side corner, katapat ng birth date ng mga children mo if meron ka. Next is mother's maiden name. Now, maraming nagkakamali dito kasi ang ginagawa nila, nilalagay nilang apelyido is yung apelyido ng nanay nila nung may asawa na sila. No, kailangan yung apelyido niya nung dalaga pa siya. Okay? So, ilagay nyo rin yung kanyang birthday. Next. Alright, so dito naman tayo sa pangatlong column, pero first page pa rin siya. As you can see dito sa pinakababa sa right side corner, sabi dito, CS Form 212 Revised 2017, page 104. Right? So, makikita mo dito yung educational background. Of course, yung elementary, secondary, vocational trade, college, and graduate studies. You have to provide yung name ng school mo. Yung basic education degree or course mo. So, ayan, nilagay ko na yung sagot ko dyan. Next naman is period of attendance. Kung anong year ka nag-umpisa at anong year ka natapos. And then, highest level units earned. Dito naman sa part na to is kung undergraduate ka. Dito mo ilalagay kung nakailang units ka lang ba. Kung anong year ka or anong level yung pinaka-highest mong natapos. Next is year graduated, of course, kung kailan ka graduate, anong year yon. And then, scholarship or academic achievement. So, kung may mga awards ka nung graduate ka ng elementary, high school, and college. So, yun lang naman. Sa pinakababa, isa ito sa, ano rin, parang additional doon sa revised 2017. Sa 2005 kasi, walang signature and date. Pero dito, meron na. So, make sure na maglagay ka ng signature, pati na rin yung date nung mismong araw na nag-signature ka or fill-outan mo yung sheet na to. Next. Alright, sa pangalawang page na tayo, bali sa likuran to ng unang page kasi back-to-back ang pagpiprint, hindi po siya per page, okay? Kasi kung per page, magiging apat na peraso. Back-to-back siya, kaya 2 pages lang. So, unang-una, civil service eligibility. Nakalagay dito kung pasado ka ng professional level and sub-professional level. Kailangan mo lang i-indicate yan dito. Rating mo, of course, 80% or above. Date of examination, kung kailan ka ng exam. Place of examination, kung saan ka ng exam. So, in my case, sa Manila ako nag-take ng sub-professional and sa Quezon City naman ako nag-take ng professional level. So, yun. Ay, sorry, baliktad to. Sa Quezon City ako nag-take ng professional and Manila ako nag-take ng sub-professional. So, sorry about that. Next is, of course, yung ating work experience. So, napakahaba ng space na binigay para ilagay natin yung ating work experience. So, ilalagay mo lang yung inclusive dates kung kailan ka na-employed. From anong kung kailan ka nag-umpisa hanggang sa kailan ka natapos or kailan ka nag-resign. Of course, yung position mo, yung title mo. Next is yung department, agency, office, or company kung saan ka nagtatrabaho. Magkano yung iyong monthly salary. And tinanong din dito kung meron kang pay grade or salary grade. So, since ang aking previous employment ay private companies, wala po tayong pay grade or salary grade. So, NA lang yan. Then, status of appointment. Sa status of appointment, dito mo malalaman kung regular ka ba or contractual. So, sa una kong work, regular ako. Then, sa pangalawa kong work is contractual ako. So, government service, yes or no? It's no. Then, of course, dito naman sa pinakadulong page, sa baba, ilalagay mo ulit yung signature and then date. Okay, so don't forget to do that. Next.
Aritza, meron tayong voluntary work or involvement in civic or non-government or people voluntary organization. So, nilagay ko lang to para meron akong may ilagay. Nung college pa ako nito, yung community service namin, nilagay ko na lang din. Meron yan. 9 hours namin ginawa buong araw. So, yun. Kung ikaw, wala ka pang nagagawang volunteer work, mas maganda meron kang ganoon para meron kang mailagay sa PDS mo kapag mag-a-apply ka na. Okay? So, next naman natin is learning and development interventions or training programs attended. So, marami din akong trainings na inattendan, pero dalawa lang yung nilagay ko. Yung seminar namin sa UP Diliman, and then yung aking on the job training sa Euro Towers International Incorporated. So, yan lang po. Ilalagay mo yung title ng training, kailan ka nag-umpisa, kailan natapos, ilang oras mo yung ginawa, ano yung position mo sa during that time, and then sino yung nag-conduct or nag-sponsor ng training na yun. Okay? So, next. Okay, dito tayo sa other information. Ilalagay mo dito yung special skills and hobbies mo. Siyempre, pwede mong ibida dito yung mga kakayahan mo, natatago mong talento. Pwedeng mahilig ka mag-drawing, magaling kang sumayaw, kumanta. So, in my case, nilagay ko computer literate, then excellent in communication skills. So, dito naman sa 32 non-academic distinctions or recognition. So, dito naman sa mga parangal, kung meron kang natanggap. Sa akin, in my case, nung nagtatrabaho ko sa call center, nakatanggap ako ng One Call Network Award. So, top agent ako noon. So, nilagay ko na lang din para lang din hindi ko lagyan ng NA yung part na yan. Then, membership in association or organization. College lang din ako neto nung naging member ako ng Association of Civil Engineering Students, pati na rin ng Junior Philippine Institute of Civil Engineers. So, parang nga wala tayong NA sa part na to, nilagyan ko pa rin siya. Then, wag na wag kalilimutan yung signature and date sa baba. Okay? So, dito na tayo sa pang-apat na page or sa likuran ng pangalawang page. So, ito yung general questions para lang sa kaalaman natin. Ang sabi dito, are you related by consanguinity or affinity to the appointing or recommending authority or to the chief of bureau or office, to the person has immediate supervision over you in the office, bureau, department where you will be appointed? With the third degree, within the fourth degree. So, no, no ang sagot ko dito. Then, pwede kang maglagay ng NA sa details para hindi na sila magtanong, di ba? Pero nakalimutan ko lang lagyan, sorry. Pero yung iba nalagyan ko naman ng NA. Next is, have you ever been found guilty of any administrative offense? Of course not. Mabay tayo. Joke. So, next is, have you been criminally charged before any court? No. Next is, have you ever been convicted of any crime or violation of any law, decree, ordinance, or regulation by any court or tribunal? No. So, yun, sagot-sagot ka lang. Next is, have you been a candidate in a national or local election held within the last year except barangay election? No. Have you resigned from the government service during a 3-month period before the last election to promote or actively campaign for a national or local candidate? No, hindi ko pa ginagawa yan. Next is, have you acquired the status of an immigrant or permanent resident of another country? No, hindi naman tayo naglipat bansa, ganyan. Next is, pursuant to Indigenous Peoples Act, Magna Carta for Disabled Persons and Solo Parents Welfare 2000, please answer the following items. Ang tanong dito, are you a member of any indigenous group? No. Are you a person with disability? No. Are you a solo parent? No. So, syempre, yan lang naman yung sagot ko personally. Pero, syempre, yung sagot sa tanong na ito ay depende pa rin syempre sa experience ninyo. Okay? So, yun. So, next is, halos nandito na tayo sa pinakababa dulo. References, hinihingi nila yung ating character reference. So, nilagay, kailangan natin yung complete name, address, and of course, their telephone number.
Then, wag na wag niyong kalilimutan mag-attach ng photo. Make sure na passport size siya, 4.5 cm by 3.5 cm. Yun yung sukat niya. Bawal din yung computer generated. Kailangan printed talaga siya, okay? Next naman is magde-declare ka ng oath dito. Isa rin to sa bago or nabago sa 2005. So, sa 2017, meron ng ganito. Maglalagay ka ng government-issued ID, no, pwedeng passport, GSIS, yun, ganun. Tapos, fill outan mo na lang yun. Sorry na nabako. Tapos, eto na yung pinakadulong part. Dito na inonotarize. So, dito, subscribe and sworn to before me. This, syempre, yung date. Affiant, tama ba yung basa ko? Medyo malabo. Exhibiting his or her validly issued government ID is indicated above. Then, person administering oath. Dito, tatatakan yan. Okay, so yun. Yan lang naman, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Alright, so yun. God bless you all and good luck. Alright, so that is the end of our video. I hope you learned something from this video. If yes, then please give this video a thumbs up. You may also subscribe to my channel for more upcoming educational contents. And also, feel free to leave your comments down below because I will surely answer to each of those. Alright, so once again, this is Naomi C. wishing you a happy day today. God bless you. Keep safe. And of course, I'll see you in my next video. Bye now.